Lalaki, hindi pinansin ng NASA, kaya ito ang nangyari sa Challenger Space Shuttle. Milyon-milyong mga tao ang nakakapanood sa mga NASA engineers at mga astronaut na paulit-ulit na ginagawa ang imposible. Hindi malilimutan ang kasaysayan ng tumungtong sa buwan sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin o kung paano nagpadala sa atin ng mga mensahe ang Mars Rovers mula sa pangalawang pinakamaliit na planeta sa ating solar system. Habang ang NASA ay gumagawa ng hindi kapanipaniwala ng mga gawain sa pagalugad sa kabila ng ating planeta, mayroon din itong mas madidilim na kasaysayan. Nagsimula ang lahat noong 1986 nang ang dapat maging isang kapanapanabik na bagong misyon sa mga bituin ay naging isa sa mga pinakakakilabot na pangyayari ng Amerika. Noong January 28, 1986, 7 mga Amerikano ang nasawi sa harap ng madla ng halos 40 milyong katao na halos yumanig sa buong mundo. Kung ano ang mas masahol, ang kanilang buhay ay maaaring maisalba ng isang tao, ngunit hindi ito pinansin ng NASA. Balik tayo, June 1, 1985, isang taon matapos ipahayag ni Pangulong Ronald Reagan ang proyekto ng NASA Teacher in Space, isang guro mula sa libo-libo ay mapipili upang sumali sa 6 na mga astronaut sa Challenger Space Shuttle. Ang proyekto ay inilaan upang taasan ang interes ng publiko sa programa ng Space Shuttle at pagpapalakas ng pondo na tiyak na kinakailangan ng NASA sa oras na iyon, habang sabay na binibigyang diin ang kahalagahan ng edukasyon. Si Krista McAuliffe, isang guro na expert sa pag-aaral ng lipunan mula sa Concord, New Hampshire, ay napili upang gampanan ang mataas na karangalan sa pagbibigay ng mga lecture mula sa kalawakan. Malugod na nagsimula siyang magsanay para sa paglulunsad ng kanyang bagong tungkulin. Ang iba pang mga adventurer ng Challenger ay sina Francis Kobe, Gregory Jarvis, Ellison Onizuka, pilot Michael J. Smith, Ronald McNair at Judith Resnick, ang pangalawang babaeng astronaut sa panahong iyon. Walang isa sa kanila ang nakakaalam na dito na pala hihinto ang kanilang kapalaran. Ang paghahanda para sa paglulunsad ay binubuo hindi lamang na pagsasanay sa mga astronaut, ngunit upang matiyak na ang shuttle ay ligtas at handang maisagawa ang 10 na biyahe. Gayunpaman, may ilang mga alalahanin tungkol sa mga kakayahan. Sa mga nakaraang flight, ang shuttle ay nagkaproblema sa mga O-rings, guma na pabilog na ginawa ng tiyokol. Ito ay ginamit upang maisil ang isang bilang ng mga bahagi ng magkakasama at matiyak na ang buong struktura ay airtight. Ang pagkasira ng mga O-rings na ito ay hindi maikakaila, ngunit hindi iniulat ng Marshall Center sa senior management. Sa halip, itinago nila ang problema sa kanilang mga channel sa pag-uulat kasama ang tiyokol, kung saan tinawag itong Criticality 1. Habang tumatagal, lumalala ang sitwasyon. Ang padlabas na O-rings ay nagsimulang mag-leak ng gas, ngunit dahil sa panloob na O-rings na hawak, ang pinsala ay tinuring na isang katanggap-tanggap na peligro. Sa kabila ng mga peligro na ipinakita ng O-rings, walang labis na pagsukat sa kaligtasan ang ginawa. Ejecting seats with parachutes ay isinalang-alang, ngunit malilimitahan nito ang espasyo ng mga tauhan at sa gayon, ang laki ng koponan. Gayunpaman, mayroong isang tao na labis na nag-aalala tungkol sa katatagan ng mga O-rings at ang kaligtasan ng mga tauhan. Isang tao na sinubukan ang lahat upang maiwasan ang tinatawag na The Challenger Disaster. Si Robert Bob Ebeling ay pinanganak sa Chicago noong 1926. Pagkatapos ng isang serbisyo sa US Army, pinakasalan niya ang nag-iisang babae ng kanyang buhay na si Darlene at nagsimula ng isang pamilya kasama niya. Sinuportahan siya pagkatapos ng pag-aaral bilang isang mechanical engineer sa San Diego. Sa pagtatapos noong 1952, si Ebeling ay nakakuha ng trabaho sa Convair, ang firm na responsable para sa paggawa ng ilang mga unang rocket ng NASA. Isang mataas na karangalan para sa isang 26 na taong gulang. Ngunit si Ebeling ay hindi lamang ordinaryong engineer. Ang kanyang mga kasanayan at itikas sa pagtatrabaho ang nagbigay sa kanya ng tagumpay sa engineering ng mabilis. Pagkatapos ng maraming promosyon,
sumali siya sa Tyokol sa tamang panahon para sa kanilang kontrata na magtayo ng mga rocket boosters para sa space program. Dito pinangisiwaan ni Ebeling ang paggawa ng mga boosters matapos ang kanilang paunang konstruksyon. Gayunpaman, habang hinahabol ang petsa ng paglulunsad, nagsimula siyang mag-alala na ang mga bahagi ay hindi kayang tumagal sa papalit na klima. Ang paglulunsad ay tinakdang magaganap noong January at inaasahan na bababa ang temperatura. Si Ebeling at ang kanyang katrabaho na si Roger Bosjoli ay hindi sigurado kung ang mga O-rings ay makakatiis sa lamig. Original ang Challenger ay tinakdang ilunsad mula sa KSC sa Florida noong January 22, 1986. Sa kasamaang palad, nakaharap ang Shuttle Columbia ng ilang pagkakaantala at sa gayon ang misyon ng Challenger ay inilipat sa January 24, 25, 26, naging 27 at sa huli, January 28. Sa mga araw na patungo sa malaking sandali, si Ebeling, Bosjoli at ilan sa kanilang mga kasamahan ay nangangamba sa paparating na panganib. Alam nilang lahat na kung papalyar ang mga selyo, sasabog ang shuttle. Noong umaga ng January 27, isang araw bago mag-launch ang Challenger, tinawagan ni Ebeling ang kanyang superior na si Alan McDonald sa Florida upang ipahayag ang kanyang mga alalahanin. Inayos ni McDonald ang isang teleconference sa mga opisyal ng NASA. Sa una, sumang-ayon ang mga opisyal ng Tyokol, kina Ebeling at Bosjoli na dapat ipagpaliban ang paglulunsad. Ngunit hindi malinaw ang kanilang datos. Alam nila na ang lamig ay makakaapekto sa mga O-rings. Ngunit hindi nila alam kung anong temperatura ang eksaktong limitasyon. Diyos ko, Tyokol, sinabi ni Lawrence Muloy ng Marshall Space Flight Center sa mga engineer. Kailan mo ako nais ilunsad? Susunod na Abril? Napagpasyahan ng mga kinatawan ng NASA na hindi na sila makapaghintay pa. Sa huling desisyon ng NASA na magpapatuloy sa paglulunsad, umuwi si Bob Ebeling sa kanyang asawa na balot ng pag-aalala at pagkabigo. Puputok ito, marahan na sabi niya, at hindi makatulog sa gabi. Binaliwala sa desisyon ng NASA, nagmaneho siya sa paglulunsad kinaumagahan. Pinalo ang kamao sa dashboard. Ang kanyang anak na si Leslie ay hindi pa siya nakita na ganoon. Naalala niya na sinabi nito, lahat ay mamamatay. Ito ay isang malamig na umaga para sa lugar na may temperatura sa paligid na minus 2 degrees Celsius. Ito ay nagyelo na nangangahulugang ang mga O-rings ay titigas at ang mga gas ay maaaring tumagas. Sa mga nanonood, ito ay isang ginaw lamang. Ngunit sa Challenger crew, ito ang simula ng pagtatapos. Dahil wala sa mga paparating na panganib ang alam ng mga astronaut o ni Miss McAuliffe, nasisiyahan sila sa kagalakan habang nagpapaalam sa kanilang mga pamilya at nagtungo sa crew cabin, nakangiti mula sa tainga hanggang sa kabila. Gamit ang isang on-site na madla ng ilang daang mga tao at isang madla sa TV na binubuo ng 17% ng populasyon ng Estados Unidos, nagsara ang pintuan ng shuttle at nagsimula ang countdown. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and lift off of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Noong una, parang okay lang ang lahat. Ang shuttle ay lumipad sa langit sa isang piraso. Mga isang minuto pagkatapos ng pag-angat, isang kaibigan ni Boss Jolly ang nagsabi sa kanya, "Oh God, we made it." Ngunit hindi sigurado si Boss Jolly. Ngunit 73 segundo pagkatapos ng paglunsad, isang nakakakilabot na pangyayari ang yumanig sa bansa. Ang shuttle ay sumabog sa kalangitan at nagsimulang magtalsikan ang mga piraso nito patungo sa dagat Atlantiko na sinundan ng isang makapal na usok. Ang anumang komunikasyon sa mga crew ay nawala. Static lamang ang natira habang ang shuttle ay bumulusok patungo sa tubig. Ang ilang miyembro ng madla ay sumisigaw, ang iba ay tahimik na tumayo at ang mga newscasters ay nawala ng mga salita. Samantala, 3 miyembro ng crew ang nananatiling may malay pagkatapos ng paunang pagsabog. Buo pa rin ang cabin ng mga crew
ang mga personal egress airbags o PAP ay ginamit ni na Judith Resnick, Ellison Onizuka at piloto na si Michael J. Smith. Nakakalungkot, ang makaligtas sa pagsabog ay hindi nangangahulugang ang tatlong mga gumamit ng PAP ay may pagkakataong makaligtas. Ang presyon ng pagbagsak ng higit sa 300 km per hour at ang epekto ng pag-crash ay higit pang mapaminsala. Wala ni isang crew ang nabuhay mula sa pagbagsak nito sa dagat. Kasunod ng pakikibaka ng Amerika upang makayanan ang pagkawala ng lahat ng pitong mga kasapi ng Challenger, nagbigay ng taos-pusong pagsasalita si Pangulong Ronald Reagan. Ang kinabukasan ay hindi pag-aari ng mahihina ang loob. Pag-aari ito ng matatapang aniya. Ang pangyayari ng pagkawala ng pitong may talento at kamangha-manghang mga tao sa isang aksidente na nakita ng milyong-milyong mga tao sa Estados Unidos ay kumala tulad ng sunog na may 85% ng bansa ang nakarinig tungkol dito sa loob ng isang oras lamang. Tatlong linggo pagkatapos ng pangyayari ay nagbigay ng panayam si Ebeling sa NPR kahit na pinili niyang manatiling hindi nagpapakilala sa oras na iyon. Maari kong magawa ang higit pa, sinabi niya sa mamahayag na si Howard Berkes. Marami pa sana akong nagawa. Nakakalungkot, ang pangyayaring iyon ay nagmumulto kay Ebeling sa mga dekada, lalo na pagkatapos lumabas ang isang ulat na nakumpirma na ang tumigas ng mga O-rings ang naging dahilan ng pagtagas ng gas mula sa tangke. Ito mismo ang binalaan niya sa kanila. Ang ulat ay nabanggit din na ang parehong Chokol at NASA ay may kamalayan sa problema, ngunit nabigo na kumilos nang naaayon sa protokol. Hindi niya makaya ang kanyang pagkakasala, kaya iniwan ni Ebeling ang Chokol at sumali sa Bear River Migratory Birds Refuge ng Utah bilang isang voluntaryo. Sa katunayan, nang bumaha ang sangtuaryo, nakuha ni Ebeling ang kanyang kaalaman sa engineering upang matulungan itong maitaguyod muli. Bagaman malinaw na nasaktan ang puso ni Ebeling, ang mundo ay may ibang opinyon. Maya-maya pa, natanggap niya ang isang pagbaha ng mga sumusuportang mensahe, kabilang ang mula sa dating empleyado ng NASA at Yokol, na pinapalaya siya mula sa anumang pagkakasala. Ang hindi kapanipaniwalang halaga ng pag-ibig at suporta na natanggap ni Ebeling sa wakas ay tumulong na mapagaan ang kanyang damdamin. Sa kanyang pagpanaw, 2 buwan pagkatapos ng pakikinayam kay Berkes, sinabi niya, "Kailangan mong wakasan ang lahat." Ang nangyari sa Challenger ay kumalas ng 7 inosenteng tao at si Ebeling ang kanyang konsensya. Ngayon ang magagawa lamang natin ay matuto mula sa mga pagkakamali ng NASA at iyaking makinig sa mga nagpapahayag ng kanilang mga alalahanin. At dito nagtatapos ang isa na naman nating kwento, mga kaalam. Naway nakapaghatid na naman ako sa inyo ng isang impormasyon at kaalaman na maaaring ngayon nyo lang nalaman. Maraming salamat po sa patuloy yung pag-suporta.